Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Duterte, sisimulan na ang pangangampanya para sa kandidato ng PDP Laban na tatakbo sa national at local election. Simula March 5, personal na mangangampanya si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kandidato ng PDP Laban sa 2022 national at local election. Ayon sa PDP Laban na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, magkakaroon sila ng proactive role sa pangangampanya para sa kanilang mga pambato sa halalan. Bilang chairman din anya ng PDP Laban, gagawa ang Pangulo ng proactive role upang isulong ang 6,592 na national at local candidates sa mga darating na linggo. Sinabi ni Cusi na nagpahayag na ang Pangulo sa kanilang paksyon na kanyang susuportahan ang lahat ng kanilang mga kandidato ngayong taon na siyang magtutuloy sa mga programa at advokasya ng Duterte Administration. Matatandaan na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongko ang kanilang naging pambato sa posisyon bilang presidente at vice-presidente. Nakalaunay binawi rin nila matapos maghain ng Certificate of Candidacy o COC ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Noong January 21, matatandaan na inihayag ni Cusi na inadap nila si Inday Sara bilang kanilang pambato bilang vice-presidente sa 2022 election. Samantala, sinabi ni Cusi na hindi pa kumbinsido ang PDP Laban sa sinumang kandidato sa pagkapangulo na kanilang susuportahan kahit pa ang katandem ni Inday Sara na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa dagdag pang balita, maghahain na ng mga kaso ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police laban sa anim na suspect na sinasangkot sa pagkawala ng ilang sabungero lalo na sa lungsod ng Maynila, partikular dyan sa Manila Arena noon pong Enero ng kasalukuyang taon. Ayon nga kay CIDG Director Eliseo Cruz, malaking tulong ang pagkakaroon ng vital witness para sa naturang kaso para mapalakas pa ang kanilang reklamo laban sa mga suspect at sa paghahanap na rin ng hustisya. Sa 14 na taong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, 6 pa lamang ang natutukoy at hinahanap pa ang 9 na iba pa. Matatandaang nakita ng testigo ang mga nawawalang sabungero sa ilang cockpit arena, lalo na dyan sa lungsod ng Maynila, Bulacan, Rizal, Quezon at maging sa lalawigan ng Laguna. Kaugnay niyan, narito ang pagtatanong ni Senator Coco Pimentel dito sa pinuno ng CIDG na si Director Eliseo Cruz. So, I'd like to congratulate him kasi meron na mga tinatawag na breakthrough, sir, no? Maybe work ng predecessor mo pa to, pero you were part of this. 6 already identified, sabi mo 14 suspects dun sa Manila Arena. I don't know, nakalimutan ko yung date nitong event. Ano, sabi mo sa basement sila. Pero kung mga security guards po to lahat, more or less yung 14? Yes, Your Honor. So, they are all part of the security. Security, di ba? So, siguro alam natin na hindi pa to case closed dahil mukhang mga nautusan lang po yan. Hindi po, I assure na hindi pa yan ang mastermind. Tama ba, Police Major General? Okay, we are, right now, sir, we are just basing our actions on the testimony of a witness and other evidence at hand. So, yeah, ako lang, ito lang pakiramdam ko. Medyo malayo-layo pa ito na matapos. Because imagine 14 security guards abducting 6 people dun sa case number 1. Yes, sir. 14 security guards. Ba't naman kaya nila gagawin yan? So, napag-utusan lang. There must be some higher power or higher person or authority. Yan ho, mga kabombo, ang pagtatanong ni Senator Aquilino Coco Pimentel III dito sa pinuno ng CIDG si Director Eliseo Cruz kaugnay pa rin ng pagdinig ukol dun sa mga nawawalang sabungero. Itaga mo sa bato, hindi ka mananalo. Ito ang naging diretsyang sagot na marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo nung muling patama ng boxing legend ng ngayon ay senador na walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao, ang kampo ng presidential aspirant na si dating senador Bongbong Marcos Jr. Matapos nga di mo silang muling tambakan ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa kabi-kabilang survey online ilang buwan bago dumating ang actual na halalan sa May 9, 2022 national election. Tila na real to mismo ng mga taga-Jensan si Senator Manny Pacquiao na kahit daw ano ang gawin di mo nito at magpamudmud pa man daw di mo nito ng pera ay hindi pa rin di mo na ito uusad sa kanyang survey at mananatiling kulelat dahil hindi na di mo magbabago pa ang kaisipan ng marami sa ating mga kababa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang ang dapat na mananalong susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang mainit na balitang pinuputak din ngayon ng samot-saring comment at reaction
mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika ng hinang at komento sa mundo ng social media. Ang diumonik katagang kapag inggit, pikit. Ito ang naging komento na marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media matapos nga di mo namuling patamaan ang boxing legend na senator na walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao, ang presidential aspirant front runner na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Matapos nga di mo nung manguna sa hindi bababa sa 10 presidential survey, 3 buwan bago mangyari ang actual na halalan. Hindi daw di mo nung paniniwalaan ang nasabing boxing legend ang lahat ng resulta sa nasabing survey kung saan ay ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang nangunguna at naniniwala daw di mo nung siya na marami pang mga Pilipino ang papanig sa kanya at malaki ang laban nitong manalo sa susunod na halalan. Kinatwiranan pa ng nasabing boxing legend na kung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga raw ang pangatlo or pangatlo sa survey noon at nanalo pa rin sa nagdaang eleksyon taong 2016 ay posible din daw di mo nitong mangyari sa kanya maging sa ilan pa mga kandidato na nangungulelat sa nasabing survey. Ay nga di mo sa naging full report na nilabas ng Inquiry.net sa kanilang official website. From Inquiry.net, Pacquiao ignores survey si Duterte nga dating pangatlo, pang-apat lang. Manila, Philippines presidential candidate Manny Pacquiao on Tuesday said that he does not let decimal rating in his surveys dampen his spirits. Nothing that even President Rodrigo Duterte trailed in the surveys when he ran in 2016. Pacquiao issued a statement as he placed fourth on the latest Okta research tugon ng masa survey on the preferred presidential candidates following behind Manila City Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso and Ferdinand Marcos Jr. remained on top as spot while Vice President Lenny Robredo comes second. The senator said in an interview in San Jose del Monte, Bulacan, sa 2 dekadang lumipas pakitaan mo ko nang tumama sa survey sa bawat eleksyon. Maniniwala tayo kung nagkamali sa isang eleksyon or 2 eleksyon. Isunod-sunod, wala namang natama. Si Duterte ni-review ko, tiningnan ko ang survey pangatlo lang siya sa February 2016. Pang-apat pa siya, March, pangatlo siya, April, pangatlo pa rin siya, he added. Duterte won the 2016 presidential race, garnering 16 million votes. Pacquiao said he believes that while surveys can affect the decision-making process of voters, poor people who need help would still vote for this candidate they think are sincere in helping them. And Pacquiao said, ang tanong mahirap na nangangailangan nangihingi ng tulong, hindi sumasabay doon sa survey. Yung mga naghihirapan sa buhay, mga nagugutom, hindi sumasabay sa survey kasi hinahanap nila yung talagang ramdam nila na gustong tumulong sa kanila, yung tunay na nagmamahal at naniniwala sila na may totoong pagbabago ng nangyayari. Pacquiao earlier said that aspiring to reach Filipinos in Class D and E to further firm up the support for his candidacy as the continuous on trail in the election survey. He has noted that people under Class D and E are not equal represented in the survey when they have the most number in the Philippine population. And go. Ayon nga Dimon sa nasabing report, inaniniwala raw si Senator Manny Pacquiao na katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi Dimon nanguna sa mga surveys na ginawa online magmula na tumakbo ito sa last 2016 presidential election ay posible na Dimon itong mangyari sa kahit na sino mang kandidato. Naniniwala rin daw ang nasabing boxing legend na hindi daw Dimon basihan ang pangungunahan ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa kabi-kabilang presidential survey para Dimon ituring na marami sa ating mga kababayan na ito na di umano ang mananalo sa darating na 2022 national election. Marami pa daw di umanong pwedeng mangyari lalo na ang Pilipinong gusto ng tunay na pagbabago na di umano hindi daw ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang makapagbibigay nito. Ngunit laking gulat na marami sa ating mga kababayan matapos ibulgard ang mismong taga Jensen ang di umano pagboto nila sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. na kahit kababayan pa di umano nila si Senator Manny Pacquiao ay hindi di umano nila ito dadalhin sa darating na 2022 national election. Ang walang kakontentuhan nga daw di umano sa buhay at di umano ipagpasok pa sa Senator Manny Pacquiao sa mundong hindi naman daw siya nararapat ang tunay na makapagbabagsak sa karera ng kanyang binuo lamang o ilang dekada lamang ang nakakaraan. Ayon nga di umano sa nasabing komento ng isa sa marami sa ating mga kababayan na nag-viral ngayon sa mundo ng social media, Pacquiao is an example of a politician who cannot stand by his own para umangat sa ratings. Actually, pare-pareha silang hindi makakatanggap ng katotohanan na even
even once ay walang lumamang sa kanila kay Bongbong, kahit ba hindi nila tanggapin na kahit ano pang uuto ang ginagawa nila sa tao ay hindi sila nakakumbinse na sila ang iboto. Kala ko ba ang mga may narating silang lahat, nilalait pa nila ang mga Marcos kasi special diploma lang daw ang nakuha, tapos lahat sila ay 4 years yung iba ay abogado na. Pero how they did not understand the fact na tinalo sila na hindi nakapag 4 years in college, na gusto ng tao na si Bongbong ang kaysa sa kanilang lahat. Ratings has every very important role in the politics ever since. That data symbolizes the eagerness of the Filipino people to stand on their beds, and kaya nagkakaroon na sila ng survey to ask those people kung sino ang iboboto nila, tapos hindi ka naniniwala? Anong akala mo sa mga tao na yon, Keng Koy? You know this boxing legend will never be a superstar just like before. Masyado ka kasing nagmamarunong tapos pumasok sa mundong hindi ka naman bagay. Okay ka na eh, you have everything na, an aspiring story, wealthy life and dream family and beautiful wife, pero wala ka kasing kakontentuhan sa buhay, pilit mong ipinagsisiksikan ang mga bagay na hindi naman para sa iyo. Legendary ka na, maging mga Hollywood star, isaludo sa iyo, pero inilagay mo lang sa kahihiyan ang pangalan mo na iniingatan mo sa mahabang panahon. Sa bagay, nasa huli naman talaga ang pagsisisi dahil sa hindi ka marunong makinig sa nanay mo at sa mga totoo mong kaibigan na kami mismo mga taga-Gensan, iaanhin mo lahat ng yan. Your 10% rating will reflect who you are, walang appeal sa tao at nawalan na ng kinang bilang isang baksingero. Just so you know, you will never win this election. Aminado ako na hindi kita iboboto kahit nakababayan kita at anti-Marcos ako. Pero sa lahat ng kandidato ay si Bongbong Marcos lamang ang hindi naninira sa mga kapwa niya butante. Instead, pagkakaisa ang gusto niya para sa lahat at walang bangayan. Walang paringgan. When there is a unity, there is hope, and when there is hope, we have strength to survive and to hold each other's hand for the brighter future of the Philippines. So my vote is for Bongbong Marcos. I will do this because the Philippines needs another Marcos in Malacanang. And go. Matapos nga naging viral comment na ito ng isa sa ating mga kababayan na taga-Gensan, ay maraming ang mga Pilipino naniniwala sa kanyang naging pahayag na kailangan ng Malacanang na panibagong Marcos na manunungkulan bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon nga dimon sa kanila ay walang personal at sadyang pangarap lamang para sa bayan ang iboboto daw dimon ng mga taga-Gensan, ang taong may prinsipyo at magkakaisa na hihingi para sa marami sa ating mga kababayan na minsan na nangarap na hindi dimon ng imposible ang sama-samang pagbangon muli.